Ay mga Lodi, nagbabalik nga po tayo dito sa ating channel na Jeff the Vlog. So, welcome back sa ating Jeff the Vlog channel. Ano. So, kung mapapansin nyo nga, ano, halos 2 or more than 2 months na tayo nawala sa YouTube. Medyo nag-post lang tayo ng isa, dalawa, ano, since, I think, October or September. Medyo naging busy tayo sa trabaho at of course, nag-travel-travel yan tayo, no? But anyhow, nagbabalik po tayo this 2023. Lalo-lalo na po, start of this year, no? January pa lang po. So, good vibes lamang po tayo. At marami tayong mga tutorials. So, kalimitan sa mga notifications na nare-receive ko from YouTube, ano? Sa aking YouTube channel ay about sa AirAsia, paano mag-book online sa mga, ano? Airlines, ano? Online. At ano pa ba, mga sa Shopee, ganun, mga tutorial and so on. So, sasagutin natin ngayon is about how to book ulit, ano, para ma-enlighten, lalo-lalo na po sa mga first-timer na babiyahe, first-timer na magbubook online. Yung may mga doubts kahit naman po kasi ako noon, first time ko mag-travel, lalo na pagbubook online, may mga katanungan po ako na nagtatanong rin po ako sa ibang mga YouTube, ano, YouTuber, ganon, at sa mga ibang tao, minsan hindi agad nasasagot. So, hopefully, mapanood nyo po ito, no? So, unang-una, bago tayo magkaroon ng tutorial kung paano mag-book, nandiyan po tayo sa website ng AirAsia for a sample, ano, pwede naman po Cebu Pacific, you can also check Philippine Airlines. So, tatry natin yan, but let's see yung AirAsia. Una po kasi yung tanong, pag nag-book daw ba, may ticket na marireceive through email or kung saan ba nila ito makukuha. Sasagutin ko muna ito, no? Kasi ito yung unang lagi kong narireceive na tanong sa akin. So, pag nag-book po kayo online, lalo na no, kayo na mismo ang nagbo-book, ano, para sa sarili nyo sa AirAsia app or sa website, ang marireceive nyo lang po ay yung tinatawag nating itinerary. Or sa iba, itinerary, ano? Ano bang tamang pronunciation yan? So, yung itinerary po na yan, yun yung, kumbagay, yun yung details, ano? Documentation, kung saan ka papunta, kailan ka nag-book, ganun, ano? Kung saan ang flight mo, at saan ka mag-arrive, ano? Departure, arrival, time, date, ganun. Lahat yan nandoon sa itinerary mo, ano? Whether it's for local or for international travel. So, pag na-receive nyo po ito through email, ipiprint out nyo po yan, or pwede naman isave, at yan po ang ipapakita nyo doon sa loob ng airport terminal. Doon sa pinipilahan, ano, pumipila po kayo doon para makuha nyo po yung ticket nyo. Sila po yung mag-i-issue ng ticket sa inyo, kung saan ipapakita nyo naman yon pag board mo ng eroplano doon sa taas. Tinitignan nyo ng mga flight stewardess or mga cabin crew doon, ano, pag akyat mo doon sa hagdan. So again, yung pinaka main ticket po ay doon na po sa terminal yan in issue. I don't know, ano, kung may mga bagong updates or sa ibang airlines ganun, pero kalimitan kasi AirAsia po ako nagbubook, ano. So I think ganun din naman sa iba yan, Cebu Pacific or Philippine Airlines. Alright, so, yun yung una nating sagot sa inyong katanungan. Tapos, yung about sa luggage or sa baggage nyo, pag 7 kilograms lang po, yun lang po talaga ang pwede nyo dalhin. Pag sumobra po kayo doon, babayaran nyo po excess baggage nyo. So, pwede naman kayo mag-add sa app na halimbawa gusto nyo 20 kilograms, babayaran nyo po yun sa application. Papakita natin lahat yan, ano. So, doon rin po yan sa may terminal. At the same time, yung pagkuha nyo ng ticket, kinikilo po doon yan ang inyong bagahe. Okay? So, yan. Tignan natin ngayon sa application or sa website ng AirAsia, no? For example, sa Manila ka galing, so dito, meron kasi iba-iba dito, no? Wait lang. Okay, hindi pala nakita yung aking cursor, pero sa flights. Ayan. So, kung makita nyo, may flights dyan, ano? Flights, hotel, flight and hotel magkasama po. I think yung dahilan, para, dahil hindi nakikita yung aking cursor dito sa screen ay naka 2
or dual monitor po ako, ano. Try ko na lang i-check mamaya sa settings natin. So dito, kung ang ibubook nyo lang ay flights lang, halimbawa papunta kayong Boracay, kasi yun yung common, ano, or Palawan or whatever, Cebu. So try din Manila, ano, Manila yan. Tapos papalitan nyo lang po yan ng kung ano, kung saan man kayo galing, ano, kung saan kayo mag de-depart. Okay. So wait lamang po, check ko lang yung settings nito. Okay, so tinry ko po na baguhin yung settings para hindi ko makita kung paano ko siya paano nyo makita yung aking cursor, ano, kung saan ako pumipindot. But anyhow, nakikita nyo naman sa screen, ano, mayroong from at saka to. So from, kung saan kayo magagaling na airport or terminal papunta doon sa inyong arrival area. So palimbawa, Manila, tapos lagay nyo dito ay Calibo. Kasi Calibo po yung, or Boracay, Calibo, ano. Meron naman pong direct na po, kung kayo magpupunta ng Boracay, meron pong, I think, Katiklan, ano, search natin, Katiklan Airport, ano. So, meron pong Katiklan, Boracay. Ayan, meron pong direktang Katiklan. Nga lang po ay medyo maliit pa yung airport, ano, tsaka hindi ko alam kung everyday ba ay may biyahe na Manila-Katiklan. Kalimitan kasi is Calibo, ano. So, kung Katiklan kayo pupunta, kasi, tatawid kayo ng Boracay. Ayan, lagay nyo lang dyan, Katiklan, Boracay. Tapos, yung departure date, kailan kayo aalis, ano? Kung two-way ba yan or one-way trip, dito nyo po babaguhin yan sa, ayan, ay, nakikita na pala yung aking cursor. Hindi ko alam kung nangyari. Sa round trip na yan, kung balikan po siya, or one-way. So, halimbawa, one-way lang po muna, no? Click nyo lang po yung one-way. Tapos, dito sa may guest economy, pwede mong baguhin dyan kung ilan yung aalis. Halimbawa, isang adult, alam mo, dalawa kayong mag-asawa, no? Dalawa. Tapos, may isa kayong anak. Dyan, depende yan kung infant pa lang or child. So, halimbawa, ano, kung may isa kayong 2 to 11 years old, i-plus nyo lang po, magdadagdag ng 1, additional 1 kung dalawa anak yun, no? Depende. Alright, sa infant, below 2 years old. So, halimbawa, dalawa lang kayo mag-partner. Kasi halimbawa, mag-holiday kayo this February, ano, 2023 for the Valentine's Day celebration. Kung may promo code kayo na nakuha or may mga promo code na binibigay yung, ano, yung airlines, lagay nyo lang dito. Pero pag wala naman, eh, leave it blank, ano. Tapos, kung meron naman kayong app na Air Asia or kung ano mang ginagamit nyong airline application, kung meron kayong mga points na mariredeem, ilagay nyo lang dito redeem Air Asia points. Pero pag wala naman, leave it blank, ano, uncheck nyo lang yan. So, halimbawa, pupunta kayo ng February 10 bago mag-Valentine's, ano, click nyo lang February 10 at i-confirm nyo lang po dito. So, February 10, mauna muna yung 10, yung date, bago yung month at yung year. Ganyan po yung format, ano. So, click nyo lang search. Again, sa mga baguhan lamang po ito at hindi na po sa mga dati-dati nang nagbubuk kasi magaling na po kayo dito, ano. Alright. So, yan. Dito sa bandang left side, makikita nyo yung mga airlines na bumabiyahe, ano, local, Manila to Katiklan. So, merong Philippine Airlines, ano ba to, PALExpress dito, Philippine Air Asia, tsaka merong Royal Air Philippines. So, makikita nyo lahat dyan, yung time, kung non-stop ba yan, tsaka yung price, ano. Okay. So, departing flights, nakikita natin dito Manila to MPH kasi nakalagay dito. Ano, hindi ko alam bakit MPH, pero Katiklan po yun, ano. So, MPH, alimbawa, ito. Ito po ay Philippine Airlines. So, alas 2:40 po, 12:40 ang alas ng hapon. Darating kayo ng 3:55 sa Katiklan Airport. So, bali 1 hour and 15 minutes yung biyahe. Non-stop po yan, diretso. Of course, malapit lang po yan. Ito kasi, hindi natin napalitan yung amount kanina. So, Myanmar po siya. So, palitan pala dapat natin yan dito sa may taas, ano. Yung pwedeng palitan yung language, tsaka yung currency.
So, palitan natin na sa English na siya, yung MYR na is Myanmar. Palitan natin ng, I'm sorry, Myanmar. Malaysian pala. Just to stand corrected. Ano, Malaysian, hindi Myanmar. Kalang ba't Myanmar? Nasisip ko mga guys. Ano? Kasi pong Air Asia is Malaysian. Ang pagkakalam ko, Malaysian company po ang Air Asia. No? So, ito, Philippine P peso. Mapapabisaya tayo, no? So, yes, 3,500 po. For two guests na po yun, ano? Wow. So, medyo mura, no? Itong Philippine Airlines ito. At ang Air Asia ay mas mahal for that time, 4,490 sa February 10. Nag-iiba-iba po yung rate na yan, yung pricing, depende kung anong oras po yung biyahe. Ito po mga hapon, ano? Pero pag may gabi naman po na biyahe, mas mura na pag gabi. Yan. Wala akong makitang gabing ito. Ay, hindi ko alam ba't mas mahal siya dito, ano? Ay, hindi. 1022. Ano ba to? Ay, iba na pala to, ano? Basta, nandito pa lang tayo sa taas. Yan, Katiklan, Boracay, MPH. Kasi, ano? So, 3,500 sa Philippine Airlines. Tapos, sa AirAsia is 4,490. Iba-iba naman po yung rate na nakikita natin dyan. Laitan ko lang yung ating picture dito. Yan, para makita nyo. Alright. So, halimbawa, nag-book kayo ng AirAsia, kasi AirAsia ang ginagamit natin na application. So, click nyo lang yung AirAsia. Okay. Ganyan na po yung lalabas, ano, sa ating website or application. AirAsia, meron pong value pack, tapos premium flex. Ano-ano nga ba yung mga ito? Ito yung mga add-ons natin, ano? So, itong value pack ay premium flex, kasama na po dyan yung pagkain natin, yung foods, and ano pa ba? Seat selection. Yun nga pala, may katanungan yun sa akin, ano? Nag-book daw siya, wala daw parang yung kung saan siya upo, ano? Sa anong number ba? Anong rows? Kasi po, hindi naman po kayo namili sa website. So, add-on po rin yan kung kayo ay magsiselect ng inyong upuan kung kayo ay nasa window, banda, or nasa aisle, nasa gitna, ano. Okay. So, depende po yan sa inyong pagbubook or sino man po ang inutusan niya magbook. Baka sa mga, ano, no? Mga agencies dyan, ano. So, sabihin nyo sa kanila kung anong gusto nyo. So, ako naman, para makasave, ayoko naman ng pagkain. Hindi ako kumakain kasi 1 hour lang naman yan. Most of the time, kumakain ako sa airport or sa bahay na bago umalis. So, hindi na ako nag-a-add-on. Pero kung gusto nyo, kasama na po dyan yung 20 kg na baggage allowance, standard seat selection, tsaka isang pagkain, tapos 500 pre-book shopping voucher on travel mall free, click nyo lang po yung plus or sa premium flex. Pag ayaw nyo naman, huwag nyo nang pindutin yan, ano? Dito, kung sasamahan nyo ng hotel plus hotel combo. So, may mga add-ons pa rin tayo dito sa baba. So, add-ons natin, yung baggage natin, automatic po siya kasi na, lumalabas dyan. Para hindi po kayo ma-charge nyan at ayaw nyo naman magdagdag ng 20 kg, halimbawa, nasa 7 lang naman talaga dadalhin nyo, again po, ang 7 kg is per person. So, kung dalawa kayo, 14. Depende yun, no? Talagang isa-isa po yan. It doesn't mean na dalawa yung binook mo online, kayong mag-jowa, is 7 kilograms lang. Hindi po. Magiging 7 plus 7 is 14. Kung solo lang kayo, is 7 lang po. Alright. Pati yung sa kids nyo po, ay ganun rin po yung 7 kilograms sa inyo kasi binabayaran nyo rin po ang ticket nila ng buo. So again, para sa mga kids, ano, buo rin po ang bayad ng ticket ngayon sa mga eroplano, ano? Okay. At sa katanungan, na pwede ba mag-travel ang bata kahit hindi sila bakunado? Yes po, walang problema as long as the parents, the guardians, o yung kasama nila is vaccinated. At least 2 vaccines, ano? Hindi, at least 2 beses na nabakunahan, di ba?
Okay, remove lang natin yan kung ayaw natin ng check baggage. Ito ang sinasabi ko, pick a seat. Ibig sabihin, kayo mamimili kung saan kayo uupo. So, click nyo lang po yung pick a seat. Tapos, lalabas po dyan yung rows natin kung ano yung mga available. Sabi dito, yung green na to, ito yung magiging upuan mo. So, yan ano. Ang red po, ang ibig sabihin ng red, tingnan natin sa baba. Ito, may other guests na nakaupo sa ganito, tapos unavailable na yon. So, I think available pa siya lahat, ano. Yung red lang ay, I think mas mahal yan kasi nasa unahan. So, nung nag-book ako previously, nasa 6, dito ako sa number 6, ano, na row. So, halimbawa, malapit kayo sa window, that's A po siya, tsaka F. A and F yung window na malapit na upuan. Kung sa aisle naman po, yung C tsaka D. So, pag pinili nyo sa A, click nyo lang yung A. Unavailable yan. Ah, ano ba yan? Pahala na. Kasi hindi naka color coding, ano. Tapos, ayun, your seat. Ito yung magiging upuan ko. Kasi dalawa kami, no? Green. Tapos yung sa kasama ko ay, ah, hindi yata available to mga lods, ano, itong pinaka-grade out kanina. So, pipiliin ko na lang tong, ay, ito. I mean, available pala siya. Ito yung maging upuan na kasama ko. So, click lang natin done. So, yon. Nagdagdag po ng 598. So, dalawa na po yon. So, bali, kulang-kulang 300 pesos each sa talagang selection ng upuan na gusto nyo. Ano? So, 6A yung kasama ko, 6B ako. So, kung magkasama naman kami, pwede kami magpalit. Pwede ako sa 6A, pwede siya sa 6B. As long as magkasama kayo. Alright. So, Santan value, ito po yung pagkain. Ano? Hindi kayo nag-add-on ka rin dito ng value pack. So, pwede kayong mamili ng sarili nyo dito. Santan value, pagkain rin po yan. Adult 1 and adult 2. So, mamimili kayo. Kung ayaw nyo mag-add-on yan, just don't add it. Leave it blank. Ano? So, magpa-plus lang ka dito sa mga gusto nyo ng beef, burrito, chicken, and asal. May mga ganyan sila, no? Na selection. So, X lang natin yan. And then, travel protection. So, travel protection is 460 pesos. Ano, not dollars. So, medical expenses na yun, ano? Travel inconvenience benefits, emergency medical evacuation. Hindi ko na po ina-add yan, ano? Pero, kung kayo naman is gusto nyo may mga travel insurance protection or whatever, just automatic po yung nakaganyan. Kaya medyo mataas yung inyong pinaka-bill sa baba, ano? So, ako, no insurance ako. Pwede naman po yon. Okay? Ayan. So, bali ang total natin dito, kung makita nyo, is 5,000. Wait lang, ano? Hindi nyo nakita yung pinaka-baba, ano? Dito pala. Ayan. 5,087. So, kasama na dun kanina yung seats na almost 600. Tapos, yung airfare na dalawa, ano, na 4,000 something. So, pag clinic nyo, continue dito. COVID-19 travel requirements. Basa-basahin nyo lang yan. Just click accept. Pag accept nyo na po yan, dyan nyo na po ilalagay yung pangalan ng mga sasakay. Make sure na tama po siya kasi i-check po nila yan doon sa ID. Mga lods, may mga nagtatanong paano po ang mga bata na walang ID pa, of course. Pwede po ang PSA or ang kanilang birth certificate. So, kung hindi available ito, pwede naman yata kayo magpagawa ng barangay ID, ano, sa mga local barangays ninyo. Walang problema yun. As long as andun po yung pangalan ninyo or pangalan nila, kung sino man po ang nangailangan ng ganong information or documentation. I mean, so first name, given name, tapos family name, surname, date of birth, kung male and female, nationality, at kung, I think, pwede rin dito kung sa senior, ano, kasi sa senior po ay may discount po talaga, ano. Tapos, contact details for emergency, contact information, lagay nyo lang po, mas maganda meron. Ano man po ang mangyari, meron at meron silang matatawagan. Pag nakompleto na po yan, double check ulit, para walang mga wrong spelling. Tapos, sa pinakababa po dyan, yan, sa bandang kanan, yan po yung continue or check out nyo na po yan. Pagka-continue or check out dyan, of course,
Diyan nyo makikita yung magsasend ng information doon sa email nyo na itinerary na pwede nyo i-print out. So, ganun lang po kasimple mag-book sa mga website. Medyo mahaba no kasi iniisa-isa natin mga lods. So, back lang tayo for other things na pwede natin i-discuss ito sa AirAsia application. Again, this is two guest economy. Pwede nyo palitan yan. Kung business kayo, business class, pwedeng one adult lang, pwedeng one child, with one child, and again, hindi po pwede mabayahe ang bata lang, dapat may adult po silang kasama. No? Unless otherwise, they can already travel. Alright. So, kung meron naman pong mga additional kayong ilalagay, like hotel, ano, doon po yan sa pinakaunahan kanina. Eh, nawala na tayo. Alright. So, ganyan lang po kadali sa AirAsia booking. Again, ano, para hindi kayo magkamali, dyan po sa bandang itaas na yan, dito sa, papalitan nyo po yung MYR na yun po ay Malaysian Ringgit. Palitan nyo yung amount nyan or kanang currency sa Philippine Peso para hindi kayo magtaka bakit ganun yung pricing kasi po Malaysian Ringgit po yun. Iba po yung kanilang denomination or currency value, ano. Kung ayaw naman ng Philippine Airlines, gusto nyo lang AirAsia, i-uncheck nyo lang po yung dito banda sa may kaliwa. Ayan o. Yung all airlines kasi yan, tanggalin nyo lang at AirAsia lang ilagay nyo. Tapos lagay nyo non-stop. Pwede kayo mag-search. Lalabas po dyan. Eh, nag-all na naman siya. No? Philippine Airlines lang yan. Lalabas na dyan yung AirAsia lang pala. Ang AirAsia. Yan. So, yun sa mga iba, no, sa other video na lang natin pagpatuloy, masyado na po mahaba, 22 minutes na po tayo, no, medyo magiging mahaba yung ating video. Anyhow, thank you so much sa panonood nito, at sa mga may mga katanungan, sa mga, kung may mga nagugulumihanan dyan, naguguluhan sa ating discussion, sa comment section lang po para masagot natin sa isa. Again, this is Jeff the Vlog, Happy New Year, everyone!